dahilan kung bakit tayo tayo ang building na ito maging doon sa pandon para maraming tao ang maligtas. Amen. Hallelujah. Hindi para mapuri o mag-glorify yung tao kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ngayong paghahandog natin sa building na ito, meron tayong dapat maunawa na tatlong bagay. At ati, mawalan tayo na, mamuwan tayo na tatlong nabanag. Tatlong na dedication. So, napaka-importante po nito while I'm reading the Book of Chronicles kung paano na dinidesire ni David na magkaroon ng bahay ang Diyos. Actually, hindi tumitira ang Diyos sa bahay na ginawa ng kamay ng tao. Kaya ang sabi nga ng Panginoon kay David, okay, anong bahay itatayo mo sa akin? Ang duplukan ko ay sa langit, ang tapakan ko ay sa lupa. Okay? Paano mo ko gagawa ng isang templo na aking magiging tirahan or something like that. God is saying that God is more than just this building. Okay? It doesn't mean that hindi natin kailangan ang building na ito. Okay? But we need to realize na ang Diyos ay tumitira sa puso ng bawat isa. Yes. At sabi sa Bible, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. So ang katawan natin ang gustong gawing tahanan ng Diyos. Okay? Ngayon, ano bang kaimportansyahan ng building o house of worship dedication? Ano ba yung kahalagahan ng paghahandog ng isang church sa Panginoon? That's why I said, kailangan natin maunawaan ang tatlong bagay. Okay? Bago yun, I just want to read some passages in the Bible. Okay, in 2 Chronicles chapter 5, verse 13 hanggang 14. Okay? So, ano nangyari? Ayaw ko yung background. So, dahil dinitin sa si David, listen to this. Si David, nakatira siya sa magandang bahay. Okay? Yung taberna na nila ay gawa lamang ito sa isang tolda. Okay? At ano yung lang kung bakit tolda lamang o taberna kayo lamang o taberna ko lamang yung kung saan ginagawa ang lahat ng tinatawag natin activities pertaining to the worship of God. Okay. Dahil nga ang Diyos, hindi siya pipitira sa gawa ng tao, kundi sa buhay ng tao. At ang Diyos ay sumasalamat ang dako. So, dinisan ni David na pagandahin naman yung ano, from tabernacle to a temple. Okay? So, sa umpisa, parang ayaw ng Panginoon. Okay? Pero, na-convince din ng Panginoon, okay, tayuan mo ko, pero hindi ko magtatayo kundi si Solomon. Okay? Ang nakita ng Diyos ay yung desire na maganda ni David. Kasi nga, hindi makayanan ni David na nakatira siya sa isang mansyon na yung templo na pinupuntahan nila hindi maganda. Para bang ang sabi na David Panginoon, pinayaman mo ko, pinaganda mo ang buhay ko, pero hindi ko matiis na yung tabernakulo mo ay tolda lang. Okay? Kaya ang ginawa ni David, nag-ipon siya na nag-ipon, okay, nag-ipon siya na nag-ipon, at ang sabi ng Panginoon, si Solomon ang magtatayo ng aking templo. Okay? So, alam niyo ba ang sabi ng Panginoon kay David? Dahil, okay, ipagtatayo mo ako ng templo, okay, itatayo ko rin ang iyong sambahayanan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya. Kung inuna mo ang kaharian ng Diyos,
ang Diyos din, i-establish niya ang iyong sambahayanan. It means ang Diyos, pagpapalaya niya o i-establish niya, hindi masisira ang iyong sambahayanan, mabibless ang iyong sambahayanan, at the same time, ipipreserve ng Diyos ang iyong sambahayanan. Yun yung pangako ng Diyos doon sa mga nagdi-desire na nagumawa ng mga bagay nito for the glory of God. Okay? So, yun yung background nun. So, in short, ginawa ni Solomon at natapos na. In short, ganun din dito, merong kapatiran ng magagandang puso na gusto nilang magamit itong lugar na ito para maraming makakilala sa Panginoon. Amen? Amen. Sa paglipas ng panahon, okay, nandito na tayo, tapos na itong building, even though ginagawa pa ito sa other portion sa labas. So, ngayon na nga ay yung tinatawag nating dedication. Okay? So, gusto ko magbasa dito sa 2 Chronicles chapter 5 verse I can start in verse 12. Oh, so verse 11 na, para maunawa natin. And it came to pass when the priests came out of the most holy place, for all the priests who were present had sanctified themselves without keeping to their division. And verse 12, and the Levites who were the singers, all those of Asaph, kaya meron maapit kanina, again singers, okay? All those of Asaph and Heman and Jeduthun with their sons, and their brethren stood at the east of the altar, clothed in white linen, representing, you know, their reverence to God, having cymbals, string instruments, and harps, with 120 priests. So ngayon, wala kayo 100. May God give you 120. Amen. You have worship in the morning, you have worship in the afternoon, you have worship in the evening. May the Lord give you 300 army like Gideon. Amen. So ano nangyari? Verse 13, indeed it came to pass when the trumpeters and singers were as one. Importante po ito, were as one. Ibig sabihin, yung mga trumpet, nag-aawitan, okay, ay nagkakaisa sila, sabi rito, to make one sound, para gumawa na isa lamang sound, hindi maraming sound. Okay? I will go in details later. To be heard in praising, ano dapat nila marinig? Praising. Papuri sa Diyos. Panagtayaw kinyang bigay, timangig tayo. Di ba? Yun lang ang dapat natin mapakinggan. Papuri sa Panginoon, hindi chismis, hindi marites. Kundi, papuri sa Panginoon, okay? As one, thanking the Lord, pasasalamat. Okay? Hindi lang yung panagdayaw, hindi ako Diyos, pasasalamat tayo man. DJ lang, yun lang ang dapat mapakinggan. DJ lang yung timangig tayo ng kongregasyon, ng mga tao. And sabi rito, and when they lifted up their voice with the trumpet, nung nag-awitan sila kasama yung mga instrumento, okay? And cymbals and instruments of music. May the Lord give you instruments of music here. Yes. And praise the Lord. Ito yung sinasabi nila, saying, for He is good. Naimbag niya ako Diyos. Pwede mo sabihin sa mga Diyos, naimbag niya ako Diyos. Naimbag niya ako Diyos. Amen. Luan niya man yung problema mo, naimbag niya ako Diyos. Help is on the way. Apaya, naimbag niya ako Diyos. Mabuti ang Panginoon. Kung minsan dumaranas na ang pagsubok, pero ang Diyos mo rin ay mabuti. Hindi siya nagbabago. Amen. Ang kailangan mo lamang ay sumampalataya, mamati ka, kinyana. Okay? And then, for His mercy endures forever.
Sige, yung habag ng Diyos. Iniya, ini, there what we call it, katansyunanda, iti, mercy, iti panagayat ni Apo Diyos. So, tingnan ninyo yun, kung walang habag ang Diyos, hindi tayo nililigtas. For by grace, you have been saved, that's what the Bible said, not because of your works, but because of the grace, because of His mercy, iti panagayat. Niya po Diyos, niya tayo. Okay? Di kayo kinantansyunan ta. Ti ayak niya po Diyos, ti mercy na, ti habag na. And then look what happened. Okay? What they are singing, that the house of the Lord, this is the house of the Lord. Okay? And then was filled with a cloud, napuno ng cloud. Okay? Yung Shekinah glory ng Diyos, yung templo. Okay? And verse 14, so that the priest could not continue. Parang makikisama sa atin ang panahon, magulim din. Parang ganito, magulim din ang panahon. Okay? It represents the approval of God. Amen. The approval of God, the presence of God, the Shekinah glory. Okay, for the glory of the Lord filled the house of God. You take kalwalatia, the glory of the Apo Diyos, okay? Napuno. Dikay templo, when they are singing praises and they have one heart, pinuno ng Diyos ng kanyang kalwalatia, ng kanyang bahay. Ganun din ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Okay? Gusto ng Diyos na puluhin niya, itil niya ng kanyang karwalatihan. Okay? Ang lugar na ito, ganun din sa bawat isa sa atin. Amen. Kailangan mo puspusta ka rin. Kasi hindi ka kapuspus, kapusta. O diba? Ayaw ng Diyos na maging kapus tayo. Gusto ng Diyos na maging puspus tayo ng kanyang Espiritu. Ngayon, gusto natin maunawaan ito ng tatlong bagay na ibibigay ko sa inyo na kahalagahan ng paghahandog sa Diyos. Okay? At the same time, it reflect doon sa ating spiritual life. Hindi lang sa building na ito, kundi doon sa spiritual life din natin. Una-una, okay? Nakasapulan tayo ng matarasan. Okay? Thanksgiving, panagpapasalamat kini Apo Diyos. Kailangan matuto tayo magpasalamat, hindi lang yung kung kailan masarap ang ulo mo, doon ka pa sa'yo magpasalamat. Siguro yun, maminsan ka tawad ti basita, kaya agdayo palata kini Apo Diyos. Amen. Amen. Okay, kasi kung minsan, pagka wala na, hindi ka na makapag, hindi mo na may taas ang kamay mo. Okay, ayaw ng Diyos ang ganoon. Okay? Matuto tayong magpasalamat. Tell you the truth, nung pati naglilipid sa Panginoon, I was in Rosales, Pangasina. Alam mo yung tutong lalong ano? Na nagkaralong kaldero? Okay? Di ba brown yun? Did you snow? Okay? Hindi nagkararag, kasi nagkararag ko. Apo Diyos, ang giyaman kami, nagiging na corn beef. Kasi, ang corn beef eh. Okay? Hindi mo, by faith, sinasabi ko, Lord, corn beef. Hindi mo, dinala ako Diyos sa namang the corn beef. Okay? Kita mo, yun yung tinatawag na faith. Yeah. Okay. Hindi ka natitigatig doon sa kahirapan o problema sa oras na yon. Kasi nilipas din yan eh. Amen. Amen. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ba ang mas importante, yung buhay o yung kinakain mo? God is talking about your eternal life. Kasi maraming tumatalikog sa Panginoon dahil sa hirap ng buhay. Okay? Nasabi nila, Baba yung Lord. Okay? Something like that. Hindi dapat ganoon. Manatili tayo, may makain man o wala. Maganda man ang buhay na.
natin o hindi. Bakit? Ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Okay? So Thanksgiving, kailangan natin magpasalamat. Bakit kailangan natin magpasalamat? God is the one who provided us like this. Akala niyo ba magkaroon ng building dito? Hello? Kaya because it is provided. Yeah. Okay? That's why kailangan natin magpasalamat. Kung mayaman kang magpasalamat, sabi nila, ang mga Ilocano daw ay magpuripo. Okay? Okay? Meron negative, meron positive. Okay? Iba, nagiging puripo sila because may pinaghahandahan sila. Iba, puripo talaga sila talagang because nag-worry sila. Okay? Wala tayo sa negative side. Nasa positive side tayo. O, di ba? Okay? Pero naman mga kapatid, sa pagpapasalamat sa Diyos, ay huwag naman ninyong puriputan ang Panginoon. Okay, kailangan mayaman tayo magpasalamat. Okay, kasi ang mayaman magpasalamat sa Diyos ay lalo pinagpapala ng Panginoon. Okay? A thankful heart is a receiving heart. Ang puso na nagpapasalamat lagi sa Diyos ay lagi pinagpapala. Siyempre, Panginoon. Okay, naman ako kahit na ulam, tawag ito, dinis lang ang ulam, ang yamang magpasalamat. Sa susunod, bibigyan ko natin ng balena. Ewan ko lang, maubos mo ang balena. Okay, bakit? Kasi nagpapasalamat sa Panginoon. Okay, God can enrich you in many things. Ano sabi sa verse? Thessalonians chapter 5, verse 18. Ang sabi nito, everything, give thanks. Hindi sinabi every season. Kasi maraming tao, ang Thanksgiving nila, seasonal. O, di ba? Okay, may bago silang media, sa sapatos, seasonal eh. Okay, pinagpala sila ngayon, eh di na sila mag-Thanksgiving pagka sila ay naghirap. O, di ba? Kung may mga pagsubok, hindi na sila marunong magpasalamat. Seasonal Thanksgiving on their own. Ang gusto ng Diyos, everything. Amen. Amen. Okay? Everything, give thanks, for this is the will of God. That's what the Bible said. So yun muna natin kailangan maunawaan. Kaya tayo nandito upang tayo magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga yung mga pari at mga libas, umaawit silang, the Lord is good and His mercy endures forever. Second, ito'y para sa akin ulit. Okay? Dedication or dedicate, paghahandog. Yung isa, ang una ay pasasalamat, pangalawa ngayon ay paghahandog. Sino bang naghahandog dito? Hindi ang Diyos, hindi tayo. Okay? Inihahandog natin itong lugar na ito sa Diyos. Upang maging tirahan ng mga pangalawang na tinatawag ng mga tao ng Diyos at the same time, yung presensya ng Diyos amen ay manahan sa lugar na ito. Sino naghahandog? Tayo. Inihahandog natin ngayon itong building na ito sa Panginoon. Anong ibig sabihin nyo? This is our part. Ito yung part natin na ibalik ang pasasalamat at yung iniaalaw natin ng Diyos na siyang magmaniobra sa lugar na ito. Amen. Yun yung dedication. Okay? At not only that, we allow yung presensya ng Diyos na siyang kumilos sa lugar na ito. Kagaya yung mga pare atong sila nag-awit at bumaba yung presensya ng Panginoon. That's why, you know, we allow the presence of God sa paghahandog na ito, okay? We allow the presence of God to operate in this place. Ngayon, meron tinatawag na kondisyon ang Panginoon sa paghahandog. Do you know what I mean? Okay? Tingnan ninyo. Kaya nga, yung pangatlo is tinatawag na consecration. Ito naman yung role ko ngayon na i-dedicate sa Diyos, i-consecrate yung place. Do you get what I mean? So, naunawaan nyo. Dedication. Kailangan yan magdating handog. Ano yung atmosphere nung inihandog ang Panginoon? There is unity. Amen. Merong pagkakaisa.
Then alam, mag-create tayo ng isang tinatawag nating atmosphere na maganda. Can you imagine, pag mainit, meron kang electric fan. Bakit? Gusto mo maging komportable. Di ba? At kung sobrang init, gusto mo pumunta sa mall dahil may aircon doon. Di ba? Gusto mo ng air conditioner. Okay? Bakit? Gusto mo nang maging komportable. You want to build a good atmosphere. Similar din sa Holy Spirit. Kaya kung nag-aaway-away kayo, kung mayroong division, okay, eh ano sinabi ng paghahandog natin? Hello? Do you think yung pag-aaway-away at division, marites, o kung ano namang negative na espiritu, okay, is a good environment to the Holy Spirit? No. Di ba? Sige, mutod ka to eh, maamit ni amin. Right? It create a bad atmosphere. The same thing with the Holy Spirit. Kailangan maayos, malinis, okay, walang higwangan, walang tahkuhan, walang envy, walang sinusan, walang offense, okay, walang chismisan, okay, ang lugar na ito, hindi lugar ng chismisan, kundi encouragement, okay, word of God, okay, worshiping, praising God, yun yung atmosphere, we are building a strong faith, we are building an atmosphere of faith, we are building an atmosphere of holiness, of righteousness, and unity in the kingdom of God, para ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na manirahan sa atin at ganun din sa lugar na ito. Why? God will open the door. Even those doors who are closed because of their religion. God will open the door even those doors are closed because of their pride and arrogance. God will open it. Why? Because that's the word of the Lord to us. God will open even those doors who are previously closed. So, kailangan natin mag-create ng magandang atmosphere. O, di ba? Para, kagaya ko, pupunta ko dito, maganda yung atmosphere. It's pleasing to me. Paano kung si kayo, aligata kasi mangot? Hello? Kahit pakainin niyo ng masarap na pagkain, nakasibangot ka naman. Ay, kaya pati ako, eh, hindi, baka konti lang ang kainin mo sa fried chicken mo, kasi nakasibangot ka eh. Hindi maganda ang atmosphere, ang napintas ng atmosphere, right? We need to create a good environment for the Holy Spirit. Kaya pag dumating ka, kumasaya dito. Oh, nag-mayad with it 2 years. Right? Kasi ano kung chismisan? Ano mo yan? Tidating ang church ka, chismisan. Maritis damit-damit. Okay? Kamanti naman ito eh. Right? Dati pala, kapag may nag-away-away, uhitwan. Okay? Walang forgiveness. Do you think it is a good environment to the Holy Spirit? No! We need to have a good heart. We need to condition our heart. Just like this building. We dedicate it to the Lord. And this building, we want the presence of God. We need unity in this spirit. We need to sanctify ourselves. Bago tayo pumunta rito, dapat maayos na. I'm talking about to all the workers and tayo mga believers. Amen? Amen. So, yun yung dedication. It's our part. Ibinibigay natin sa Diyos. Ayaw mong magbigay sa Diyos ng tingi. You need to give God a full hearted, buong puso. Okay, what I mean? Kailangan mo, pang nagbigay ka sa Diyos eh, maganda kasi ihandog mo ito sa Kanya. Subukan mo magbigay sa Diyos ng isang kambing na pilay. Okay? Bulldig pa. Manoris pa. Okay? Eto man Diyos eh, kumakain ang pinakaita ng Diyos, I don't think so natatanggapin niya yun. Buti na lang kumakain ang pinakaita ng Panginoon. Tayo lang. So, dito natin, amen? Dedication! We need to dedicate fully to the Lord. Ano ba sabi sa Bible? Offer your body as a living sacrifice. What? Holy. Presentable. It which is your reasonable service. That's what the Bible says.
Pagkasunod ng offering mo kay Baldwin. Kag saan din siya ka? Ayun niya ako Diyos, will be, ano, will not be happy. Kaya nga, wholehearted, we need to be whole in the spirit, soul, and body. Hallelujah, amen. Amen. Don't create negative atmosphere. Wala ka nang ginawa kung di mag-criticize. You get what I mean? Maraming tao, wala nang ginawa kung di mag-criticize. Diba? Don't do that. Okay? Mas maganda na no, purihin ang Panginoon, magpasalamat kung meron tayo. You get what I mean? And God is the one who will add whatever is missing. Ang Diyos ang siya magdadagdag. We need to create a good environment to the Holy Spirit. Do not create a negative environment. Okay? Kaya kailangan maayos ang puso natin lahat. Tignan ninyo, nang maayos ang lahat, unity sila. Can you imagine, if the city from Catarus gets in tornado, do you think it's good to your hearing? No. They are one. Can you imagine, inawit dito the glory, inawit ng kabila ay Abaradatra. Abay, ewan mo lang kung maganda sa pandinig ng Panginoon yun. There will be unity in sound. Isa lang music, hindi maraming music. It is speak about unity and harmony. Di ba? Okay. Alam niyo, walang unity kung walang pagpapasakot. Kure jay balayo. Okay? No, kayo, si kayo gan, awal niya magpapasakot niyo, tagit kayo asawa kayo, awal niya unity na. Okay? You should have what we call it humility in the Lord. Amen. To reign in the church. Number three, setting apart. What does it mean? Yung una is thanksgiving. Pangalawa is dedication. Pangatlo is setting apart. Ito yung role ng ministry. Ito yung role ng leader. To set apart the place. Ano yung ibig sabihin? Kaya nga set apart din. Diba pagka tayo, umaling tayo, nagsiset apart tayo. Binibenta natin yung iba at sineset apart natin yung iba para sa atin. Di ba? Ang tawag doon ay set apart. Okay? Sa Panginoon naman, ganun din. Di ba? Umani ka. Yung 10% mo, sineset apart mo para sa Panginoon. Ang tawag doon set apart para sa Diyos. Para magpalayan ka ng Panginoon, parang binhi mo. Ano? Kung kainin mo lahat ng binhi mo, ano mangyayari? Wala ka itatanin. Spiritually speaking, ganun din. Nagsiset apart ka. Ano yung ibig sabihin nun? Ito rin yung lugar na ito, sineset apart natin sa Panginoon, itinakalaga natin. Itong lugar na ito para sa Panginoon lang. Hindi ito lugar ng disco, hindi ito lugar ng chismisan. Can you imagine? Ang gamit lamang ng lugar na ito ay para sa Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng consecration or setting apart. At pag ito'y sinet apart, sinasanctify ito ng priest. Pag sinanctify ito ng priest, it means nagiging holy itong lugar na ito. So kung holy ang lugar na ito, okay, wala kang maririnig na negative. Do you get what I mean? Walang nag-aaway. Walang nagtatambuhan. Okay, pag pumasok dito, nakukumbigta. Patawarin mo, kamsat. Did you have restoration? Amen. Na ang lugar na ito ay gagamitin lamang ng para sa gawain sa Diyos. Kapag kayo yung sinanctify, ay hindi mo pwedeng babihin yan. Amen. Hindi pwedeng sabihin ng mga nagpagawa o akin yan, malis na kayo. Hindi pwede. Kasi nasanctify yan eh. Kundi pagagalitan pa ng Panginoon. Do you know what I mean? Dapat pala ako nag-dedicate dun sa isang building mo doon. Para mo naroon nila kung ang ibig sabihin ng dedication. Do you know what I mean? It's a serious
what we call it activities or is a serious, holy, and sacred sa Panginoon itong ginagawa natin. Hindi ito biro-biro. When we dedicate something to the Lord, parang ganito eh. Listen to this. Ano? Parang ganito. Basta, basta. Padalaan ko naman ko na pagpalay tayo ng Panginoon para makabili ako ng sasakyan. Para may masakyan tayo. Yan, may Lord eh, di ba? Di, okay, kita, ganunay kita. No, pagpalaan niyo yung kapatid nito, bigyan mo sila magandang sasakyan. After few weeks, nagkaroon ng sasakyan. Tapos hindi yan good doon sa Panginoon. Panginoon, gamitin para sa ikalbiyatir at sasakyan na to. Eh, nakita naglalakad si Pastor dyan eh, hindi ba na sinakay? Eh, mag-ingat tayo sa salita natin. Do you know what I mean? Mas maganda pa. Pastor, panalangin mo ba para magkaroon ka mga ano, sasakyan para umunod yung negosyo mo? Dapat, mas maganda totoo yung sinasabi mo. Idamay mo ba yung pastor eh? Idamay mo ba yung gawain ng Panginoon? Okay, para pagpalain ka ng Panginoon, okay, mali at hindi mo ginawa ang mali yun. Okay? Bakit naririnig ng Diyos ang lahat ng sinasabi mo? At kung ano yung itinalaga, at kung ano yung ipinalalangin, dapat mong gampanan yun. Pag hindi mong ginagpanan yun, hindi blessing darating sa'yo. Imbis na blessing, curse ang darating sa'yo. Bakit hindi mo pinultil yung sinabi mo? The government, we don't want like that. Hindi tayo magiging matuwid pagka ganun ang ginawa natin. Gusto natin maging matuwid, ipulpil natin yung sinalita natin. Yung hindi-handog natin. Similar sa lintin na ito, bakit? I-handog natin sa Panginoon eh. At i-confirm ko ngayon that this place will be set apart for the glory of God. Amen. Hindi gagamitin ang lugar na ito sa pagdinegosyo, hindi gagamitin ang lugar na ito sa diskohan, okay? Hindi gagamitin ang lugar na ito sa mga bagay na makamundo. Okay? So, ang ibig sabihin ng setting apart, a separation unto God from a profane, secular, and carnal use to sacred, religious, and spiritual use. Ano ang yun ang ibig sabihin ng setting apart? Okay? Iliahandog mo ito sa Panginoon, iseset apart naman ito ngayon para sa religious work, para sa Panginoon. Hindi mo na pwedeng itong gamitin sa ibang bagay. Parang tayo, parang ikaw, kung ikaw ang nakakilala sa Panginoon, iseset apart ka ng Diyos para sa Kanya. Hindi mo na pwedeng gamitin ang buhay mo sa makamundong bagay. Digay mo na pwedeng? Kung ginamit mo ang buhay mo, lubong magpambana, okay, at the same time, Monday to Saturday, arajay ka lubong. And Sunday, arajay ka spiritual ka. Okay? Monday to Friday, carnal ka. Okay? Saturday, agripet ka. Okay? Sunday, holy ka. Hindi dapat maging ganun. You are set apart for the use of God. How can God use you if you're hap-hap-ha? Inipsy whole-hearted. Yun ang ibig sabihin na set apart. God set apart us mula sa marami. Kagaya ko, marami kami magkakapatid. Pero sinet apart ako ng Diyos na maging ministro. Okay? Kahit sabihin pa nila, kapatid, gusto natin mag-business ng ganito o ganito. Hindi ko pwedeng talikuran yung calling ko para lang gusto kong magkapera. Do you get what I mean? Kasi naset apart ako sa calling na ito. Hindi ko pwedeng iwanan ito. Dahil itinalaga ng Diyos ang buhay ko sa calling na ito. Do you get what I mean? Siya yung portion ko. Okay? Kung ang Diyos ang portion ko, abay, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Nasa iyo ang may-ari ng lahat ng bagay. Nasa'yo yung pinakamayaman sa lahat na hindi mauubusan ng resources. Bakit? Because He is God. Ano inaalala natin? Kaya kung ako'y maglingkod sa Panginoon, until ngayon, as my wife, nakita mo ba ako na ako'y nag-aalala? Ikaw nga ang nag-aalala eh.
O, di ba? Ako hindi ako nag-aalala. Look, daraming siya sa aming problema. Okay, tapos na ang araw ko. Kaya ako muna mag-5 na ako. Hindi ako Diyos na kaya ko resolve yung lahat ng problema. Pwede ba matulog muna ako ngayon? Okay. Bakit? Hindi ako nag-aalala. Kasi kung mag-aalala ka, mag-ubos lahat ng buhok mo. Bakit? Good-good ka lang nag-good eh. Okay? Okay? I learned to live one day at a time. Hindi mo alam kung mabubuhay ka mabukas. Eh bakit mahirapan ang sarili mo na hindi makapagsaya sa araw na yun? Hindi mo man lang makain ang gusto mo kahit may pera ka. Bakit? Nag-aalala ka eh, lagi eh. Nakakunti yung pera na yun, lumigal ko kayo. I don't know. What will happen to you tomorrow? God gave you blessing today, you need to enjoy it. Amen. You don't know what will happen tomorrow. Amen. Hindi ko sinabi hindi tayo pwede mag-say. But what? Parang sabi sa Diyos siguro, no? Gusto kong kainin yung breakfast na yun na sabi na sarap ko, ang mahal ba? $100 Fresh yun niya. Kung baga dito, 3,000 eh, isang breakfast lang, isang lobster lang, 3,000 fresh yun. Ante, 119, something like that, right? Almost 6,000 lang, pesos dito. Sabi ko, okay, wala ko tayo yan. Kaya dumating na nagkapera kami, gusto ko tayo yun. Oh, mahal. Ano mahal? Eh, saan na tayo? Mahal pa rin. Yun yung kuripot. Asana mo na natay ka, man? Ano mga mawinti? Kwarta mo niya eh. Diyay lagi. Di ba? Hindi tatanggapin ang currency mo doon. Di ba ang currency sa langit? Okay. Kaya habang may panahon pa, matuto na tayong tumulong. Amen. Magbigay. Gamitin ang lahat ng resources natin for the glory of God. Amen. Hallelujah. Amen. Setting apart. Sa English, ang setting apart is to set apart oneself or building to God for His work and purpose. Yun ang ibig sabihin, no? Pangalawa, to devote to the worship of divine being. Ididevote mo ang pagsamba sa isang Diyos lamang na yan na lumikha ng langit at lupa. At binigyan tayo ng pangalan na sa kinilingkas natin, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. To set apart a church, a man, baby, heart, minister, to sacred uses with solemn rites. Yun ang ibig sabihin noon. Solemn rites means banal yan. Kaya ang pastor, pag tumalikod siya, wala na yung kabanalan ng kanyang calling. Hello, iniwanan mo eh, wala na yung kabanalan. Bibilang na lang ng ilang araw, mamamatay na yan. Tignan mo na yun, kasi nung si, this is, pag nagbasa ka ng Bible, makikita nyo, nung tinanggal ni Aaron, tinanggal sa kanya yung damit niya na pari, okay? Ano nangyari? Namatay na siya after that. Okay? Kaya ka, huwag tatanggalin ang pagkapastor mo. Okay? Kundi mapupunta ka kagad doon sa ano to, everlasting na yan. Everlasting na. Happy na yan. Ano to? Everlasting na. Okay? Okay? So, yun ang ibig sabihin ng dedication. Saan ang tawa na ninyo? Importante, di ba? Kasi marami nagpapadededicate, hindi na mo naman kung ano ibig sabihin. Di ba? Ay, kumatay ang dating ng makaligay, dedication. Sa pag-ibig, hindi pa nagtaros. Okay? Hindi dapat ganoon. Ngayon, ang unawa natin ang ibig sabihin ng dedication. Pagpapasalamat sa Panginoon. Pangalawa, pag-aando, inaalaw mo ang Diyos na gamitin yung lugar na yan para sa Kanya. At pangatlo, yung pagtatalaga, setting apart. Itinatalaga ng isang pare, ang isang lugar, dinideclare niya because he represents God. So, kaya sa oras na ito, I represent God. And as I put oil in this place, lahat ng bintana, lahat ng lugar na ito ay magiging holy. Nakalawagan ka lang kapatid. Pag nagbuhos ako ng oil, magiging holy yung lugar. It represents
the Holy Spirit. Amen. Sa kapatanay mo, pagkikap, dahil sa kapatanay ito, ay magiging anointed. Amen. Masasanctify yung lugar, malilinis yung lugar, magiging banal yung lugar. Kaya, kung naging banal yung lugar, listen to this, we need to respect the place. Amen. Amen. Hindi ka maglalagay ng baboy sa lugar na ito. Hello? Huwag mong gagawin, huwag, diba, magigulungan pa ng baboy, ano mangyayari dyan? Okay? Marurumihan yung lugar. Ayaw ng Diyos ng ganun. Even I'm speaking, spiritually speaking. Okay, what I mean? Ang baboy ang ugali, halilinisan dito. Magiging tupa. Diba? Kasi holy yung lugar eh. Pag na-holy yung lugar, nakapunta ka sa lugar na ito, magiging holy ka rin. Why? Because of the blood of Jesus. Because of the word. Kaya nga sa templo, ay meron show bread, meron table like this na may bread, at meron tinatawag na candle represent the Holy Spirit, yung lamb. Do you get what I mean? Doon sa pinaka-holy, holy, say meron tinatawag na Ark of the Covenant, where God rests. Hindi ibig sabihin ng Panginoon na papahinga, God is resting there, bumababa ang Diyos doon para i-bless tayo. Yun ang ibig sabihin noon. Yun ang ibig sabihin ng dedication. Kaya sa araw na ito, okay, walang dahilan para hindi natin handog at lugar na ito. Naipahayag ko na kung ang ibig sabihin ng tatlong bagay, okay, na dapat natin mamamahal. Una-una, thanksgiving, o panagpapasalamat pinag-ibig Diyos. Pangalawa is dedication. It is our part na ibigay si Diyos. I-allow na gamitin sa Diyos. Amen. At mag-create tayo ng magandang environment para daw sa Holy Spirit. Pangatlo ay yung setting apart. Pinakalaga natin sa Diyos na ang gamit lamang ng lugar na ito is for Him. Hello, Lord. Amen. Hallelujah. Pero pangalaman na kayo? Amen. Come on, let's pray. Thank you, Lord, for your grace today, for your word, for the spirit of understanding. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, Lord, just like the song that we sang a long time ago. Oh, the glory. Oh, your praise. Thank you.
Lord God, thank you.
Christ. I pray. Amen. Amen. Can you give to my heart? Come on. Una yung mga pastor, Lord, I anoint you. Sino ang order mo? Come on. Just stop the music. Because I want to anoint you also. You may be used by God. Lord God, use them from this day. Change their lives. Lord God, from this day, change their lives. Lord, that they will be used for your glory. Oh God, in the name of Jesus, come on. Lord, I sanctify them to be used for your glory from today, in the name of Jesus Christ. Lord God, be magnified in their lives. Lord, let your anointing flow to them, in the name of Jesus Christ. Lord, sanctify them in Jesus' name. Lord, including this building, oh Lord, we anoint this building. Lord, sanctify this building for the glory of your name. Lord, as I mentioned earlier, it will be a place of worship, a place of comfort, a place where your word will be shared. Lord, the bread of life that will produce faith in the hearts and change to many people. Rather, today we declare it, Lord, let your holiness be upon this place. There is no unholy thing. There is no demons or principalities. Lord, they will not allow this place. They cannot touch this place in the name of Jesus. Lord, let them tremble upon your presence. Let your enemy tremble upon your presence, Lord. When they set their foot in this place, they will tremble and recognize your presence is in this place. In the name of Jesus Christ, I pray, say amen and amen and amen. God bless you all. God will just anoint you with the bus. Lord, from this day, what you have opened up with the big rose, even in the heart of men. And Lord, evil will come here to this place. Lord, inside and outside. And from this place, in Jesus' name, Lord, evil will come here to this place. But expand this place and give it to the other side for the glory of God. Father, we thank you that all these people will be blessed and the spirit of my God will be blessed. In Jesus' name I pray. Amen.